God! It's Friday na naman, kaya meron na naman akong i-share sa inyo ngayon dito sa ating episode. Kung nakikita ninyo, nandito ako sa isang kusina at meron tayong ipe-prepare ngayon, mga ka-twinkle. Kasi since ngayon po ay talagang hindi pa rin ako tumitigil sa mga cravings ko, gusto kong mag-share sa inyo ng isang snack na napakadaling i-prepare at kung ano lang po yung mga available na ingredients nyo sa bahay, katulad nito, kung ano lang po yung meron kami dito, ito lang talaga yung mga nagamit namin. So, gagawa tayo ngayon ng egg wrap. Ito ay pwedeng tawagin na egg wrap or scrambled egg wrap kasi ang pinaka main ingredient naman natin ito ay itlog. So, ipapakita ko sa inyo, mga ka-twinkle, ang ating mga kailangan. So, meron ako ditong olive oil, meron akong mozzarella cheese, at ito, meron tayong salt. Ito, spinach, kasi akala ko kanina kampong na yung magagamit ko dito. Kaunti lang kasi yung iba medyo nalanta na. So, meron tayong itlog, white onion, meron din na kamatis. At syempre, itong whole meat wrap. Sabi ng iba, pagka buntis daw, mas maganda doon ang kinakain natin. Lalo yung mga tinapay, mga bread, mga whole wheat daw, mas healthy sa atin. So, napakadali lang nitong lutuin. Ipapakita ko sa inyo today kung paano. So, umpisahan na natin to. This is it, mga ka-twinkle. So, uunahin ko po muna, mga ka-twinkle, lutuin yung ating scrambled egg. Mga iska. Una ko lulutuin ng scrambled egg. Bakit? Pag buntis, parang nakukuha na ng bata yung nasa isip ko. Kung ano yung sasabihin ko na parang nawawala lahat. So yan, painitin lang natin itong kawali natin. Tignan ko nga, baka walang apoy. Ayun. So pag medyo mainit na siya, pwede na natin lagyan ng kaunting olive oil. So samahan nyo lang ako na i-ano to. Ang tawag ito? Scrambled chicken. Ibate? Ano yung scrambled? Hindi. Haluin muna. Ano natin to? Batihin muna natin yung itlog. Parang pangit kasi pakinggan eh. So, ano na lang muna. Habang pinapahit natin yung kalan. Ay, yung kalan. Habang pinapahit natin yung mga ka-twinkle itong kawali natin, gawin na muna natin itong pagbabati sa itlog. Okay? So, siguro ang kailangan natin dito kahit mga dalawang itlog lang. Marami na rin yan. Tarin ng itlog. Organic pa oh. Pulang-pula yung ano niya eh. Yan, so medyo mainit na po. Lagyan na natin ng olive oil. Konti lang din. Yan, basta magkaroon lang ng konting oil dun sa pan. Okay na. Yan, since medyo mainit na siya, mga ka-twinkle. Since mainit na siya, mga ka-twinkle, hinandaan ko lang ng kaunti yung apoy. Ayan. Kasi nakamunila diamond ako, magluluto ako. So medyo mainit na siya, kailangan na natin igisa itong tomato natin. At white onion. Bango! Alam niyo mga ka-twinkle, itong ginagawa natin ngayon, pwede po ito gawin kung para sa breakfast or para sa dinner. Since ako talaga, hindi ko alam kung anong oras ako nakikrave sa mga pagkain na gugustuhin ko. At least, alam ko na kung ano yung madaling gawin na kahit ako na lang ang gagawa. Kung halimbawa tulog na si ate, ayun, di ba tumatalon sila? Kung tulog na si ate, ayun, madali pa rin gawin ito kahit ikaw mag-isa. Then, kapag ka na-gisa na po natin ang white onion natin and tomato, hindi naman kailangan siyang durog. Mas maganda yung medyo buo-buo. Palagyan mo na yung spinach. Yan, lahat na natin para healthy. Pangit din naman na overcook yung gulay, di ba? Mas masarap pa rin yung medyo crunchy yung mga gulay natin. Then, saka natin ilalagay ang egg. Okay? Alam niyo ako sa totoo lang, hindi naman ako mahilig sa gulay talaga. Ngayong nagbuntis ako, talagang kailangan kong gawin kasi para sa baby din, iwas-iwasan yung mga, ano, yung mga instant food. So, okay na guys. Ayan mga ka-twinkle, nalagay na natin ang onion, tomato, and spinach. Pwede na natin ihalo ang dalawang itlog. Oh my God, ang sarap! Agad? Ito ha, papaliwanag ko lang sa inyo mga ka-twinkle kasi yung iba baka akala nila kailangan napaka-perfect nung luto ng egg. Ako kasi sa gagawin kong egg wrap natin ngayon, hindi naman kailangan na perfect na mabuo natin yung bilog. Actually, mas maganda siya kapag ka hinalo nyo. Then, pwede nyong lagyan ng kaunting asin or kung may pepper din kayo. Yan. Nilalagay ko rito kasi para natatansya ko. Minsan hindi ko nakikita kung gano'n na karami yung nilalagay ko. Huwag natin masyadong i-overcook yung itlog para hindi masyadong dry. Tapos papahinaan ko ulit yung ating apoy kasi isi-set aside natin to.
So yan. Lagyan muna natin dito yung egg. Since yan na yung ating scrambled egg, mga Twinkle. Ang ganda tignan, no? Ngayon, ipapainit naman natin ang ating whole wheat na wrap. So yan. Ito ang ating whole wheat wrap. So yan, medyo manipis lang siya, kaya medyo kailangan yung hinaan yung apoy kasi baka masunog. Yan. Basta balibaitan nyo lang para maluto both sides. Ah, yung mga ganito tayo. Both sides, kailangan natin mapainit. Since meron tayong ilalagay na mozzarella cheese, kailangan medyo mainit talaga yung wrap natin para medyo mag-melt yung keso. Pero wag naman natin sunugin yung ano. Huwag natin sunugin itong ating wrap. Yan, medyo mainit na rin siya. Tapos after nyan, pag medyo mainit na yung wrap natin, ibabalik lang natin itong scrambled egg natin sa ibabaw. Actually, yung ginawa natin ngayon, pang dalawang wrap na to eh. Yan. Medyo marami na rin siya, oh. Hindi ko na lang ilalahat para makagawa tayo ng dalawa. Marami siya masyado. After nyan, hayaan nyo lang na nandun pa rin siya sa pan kasi ilalagay natin itong mozzarella sa ibabaw para mag-melt siya, guys. Ayan. Kahit hindi naman sobrang dami, sakto lang. Parang sarap naman ito. Sarap yan pag nag-melt na yung cheese. Ayan. Alam nyo, guys, hindi ako sanay nang masyadong nagaan. Diba? Sanay ako nang kinakamay lahat. So, hayaan nyo lang na uminit ng uminit siya kasi maya-maya mag-melt na yung cheese na yan. Nasa loob na. Oh my God, nakikita ko na yung kalalabasan nito. Feeling ko MasterChef na. MasterChef ano. Dahil mga nangyayari ito sa bahay, no? Manluluto, may nagchichismisan doon, may nagpapamassage. Dami, dami. Yan, ipipipihin nyo lang, mga ka-twinkle, hanggang sa medyo nakikita nyo na nag-melt yung cheese natin. Ayan, medyo nag-melt na yung cheese natin, nakikita ko na siya. Pwede na to, para hindi masyadong masunog yung wrap. Ayan, no? Ang ganda nung pagkakamelt ng cheese, oh. Papakita ko lang, mga ka-twinkle. Ayan. Ayos! So, kapag gusto nyo pang gumawa ng isa, sayang naman yung ginawa nating scrambled egg. Para makagawa tayo ng dalawang wrap. Di ba napakadali lang, mga ka-twinkle? Mabigat na rin sa tiyan yan. Kahit isang ganyan, mabubusog na kayo. Then, i-add natin yung natira nating scrambled egg na niluto din kanina. Okay? Sabi sa inyo eh, dalawang itlog lang ito, marami na eh. Kasi nga may mga tomato tsaka mga white onion tayong nilagay. Tapos, after nyan, kailangan natin ilagay ang mozzarella cheese sa ibabaw. Ang perfect nito. Ang perfect nito, mga ka-twinkle. Bakit ba ganun? Ang bango din ng ano, no, ng whole wheat na wrap. Tapos, pwede nyo din ilagay sa kabilang side para mas tumimelt agad yung cheese. Ewan ko ba, dati hindi naman ako mahilig sa mga gantong mga ano, mga food, yung mga naka-wrap. Pero ngayon, ewan ko, parang hinahanap ko yung ano, yung lasa ng mga ganyang mga whole wheat wrap, whole wheat na bread. Siguro nakasanayan ko din kasi yan talaga yung ginagamit ko ngayon, nagbubuntis ako eh, mga ka-twinkle. Then after nyan, siyempre, meron din naman tayong hilig minsan sa mga maaanghang. So, pwede nyong lagyan ng sriracha ang ating egg wrap. Actually, pwede na to. Pwede na to, mga ka-twinkle. Sino yun? Nag-away pa mga pusa dito. Mga marites din kasi itong mga pusa natin. Di na mo? Sabi nila, hindi na kaya isda. Itlog yun. Sabi nila, nag-away sila, mga ka-twinkle. Then, lalaro lang yung mga yan. So, yan, mga ka-twinkle, nakagawa tayo ng dalawang egg wrap natin. Sa dalawang itlog din. So, mapakita ko lang sa inyo. Luto na ang ating egg wrap or scrambled egg wrap. Di ba napakadaling gawin? So, after nyan, pwede nyo lagyan ng sriracha or kahit anong mga hot sauce na gusto ninyo or available dyan sa bahay ninyo. Napakadaling gawin, mga ka-twinkle. Oh, kainin nyo na. Kainin lahat ng mga dito, mga pinapakain ko. Ang dami. Oh, kainin nyo na. Oh, ayaw nyo pa, di ba? Sabi na may camera, ay sabi ng mga tao dito, may camera, ito na muna, lagay mo dyan. O, patay mo yung camera, kakainin niya, tignan mo. Okay, mga ka-twinkle, napakadali lang gawin ng scrambled egg wrap. At ang second naman natin gagawin ngayon, dito sa side na to, kasi meron akong napanood sa TikTok, ang dali-dali rin niyang gawin. Ang tawag sa kanya pala ay no-bake sushi. So, meron tayong spam, meron tayong seaweed dito.
Ano ang tawag sa ganito? Sa ano? Nori. Nori. Yan. Pero seaweed din ang tawag sa kanya, di ba? So may nori, may sesame oil, at mayonnaise. Then meron tayong isang cup lang ng white rice at tuna. Actually, mga ka-twinkle, nakita ko sa TikTok, may iba't ibang mga version talaga na ginagawa. Kung hindi tuna ang nilalagay, yung iba mga crab sticks, tapos may mga pipino din silang hinahalo. Since wala naman tayong crab sticks dito sa bahay, pero meron tayong tuna, so yun na lang. Tapos meron din ako nakita gumagawa nito, may mga mangga din. Malasa no, no? May mangga sa ano? Sa California. Ah, parang California Maki. Oo nga. Sabi ko parang, anong lasa nun? Oo nga, no, California. Kasi may kanin din yun eh, yung California Maki. Oo. So mga ka-twinkle, umpisahan natin gawin ngayon ang no-bake sushi. Ang kailangan lang natin ay isang cup ng rice. Ito, puting kanin. Medyo mainit-init pa. So ilagay nyo lang sa isang bowl. Then paghahalu-haluin lang natin sila. After nyan, ilalagay lang natin tong isang tuna. So kung meron kayong mga crab sticks, pwede nyo hiwain ng maliliit, di ba? Nang maninipis. Tapos pipuna. Ay, pipuna. Tapos mga pipino na medyo maninipis din yung hiwa. So yan mga ka-twinkle, tatanggalin lang natin yung oil dito sa tuna natin. Kasi ang kailangan lang natin mismo, yung ano lang, yung laman lang niya. Yan. Tatanggalin natin yung oil na kasama para matitira lang talaga itong tuna mismo ang ihahalo sa kanin. Mga ka-twinkle, pwede rin kayo po ang bahala kung gusto nyo ng medyo spicy. Pwede yung maanghang na tuna ang magamit. Then, after nyan, lalagyan lang natin ng mayonnaise. So, ito, ang gagamitin natin ngayon ay Japanese mayonnaise. So, lagyan lang natin kasama ng tuna at ng ating white rice. Then, after nyan, lagyan nyo ng sesame oil. Actually, hindi ko naman siya sinusukat. Tatansyahin nyo lang talaga, hindi naman natin lalagyan ng sobrang daming sesame oil and mayonnaise. Yung sapat lang po. Panlasa lang naman yan. Okay? So, haluin nyo lang ng haluin. Kailangan kasi nating madurog mga ka-twinkle yung tuna kasi diba medyo buo-buo siya. So, kailangan siyang medyo humalo talaga dun sa kanin natin para pantay na pantay yung lasa kapag nilagay na natin dyan sa nori. Para medyo mas malasa, pwede nyo lagyan ng kaunting pepper and salt din. Parang masarap din yung yung tuna na maanghang. Kasi di ba medyo red-red yung kulay nun. Ayan, medyo nadurog na siya. Make sure lang na mahalo maigi mga ka-twinkle. Para hindi lang, kasi minsan kapag hindi natin nahalo ng maayos, may mga white rice lang na buo. So minsan walang tuna na halo. Magiging matabang. So lagyan lang ng konting salt ulit. Ayan. Pero ako ngayon kasi, mga ka-twinkle, gusto ko talaga ng medyo may konting anghang, pero hindi naman yung sobra. So, pwede natin lagyan ng sriracha. Ayan. Siyempre kasi kung may mga bata naman nakakain, mas mabuti nung nyo nalagyan ng hot sauce. Ang bango, iba yan. Parang masarap din to lagyan ng maraming dahon ng sibuyas, ano? So, mga ka-twinkle, okay na to. Since nahalo na natin ang ating tuna, rice, at saka sriracha and salt. Pwede, may kasama sa sesame oil pala. So, pwede na natin umpisahan ngayon na yan, di ba? So, dahil medyo malaki ang ating nori, actually, dapat ito ginugupit. So, pwede nyo na lang siyang hatiin sa gitna, mga ka-twinkle. Ang ganda ng hati ko sa gitna. Ang ganda ng hati sa gitna, ah. So, ito, pwede nyo siyang durugin or yan, kahit ganyan-ganyan nyo lang siya sa ibabo kasi malasa din ito. Sarap ito. Sabi nito panlasa. Ako gustong-gusto ko to kahit sa soup or papapakin. Tapos, pwede nyo lang haluin ulit. Alam nyo mga ka-twinkle, yung spam natin, optional naman po yan. Kung wala naman tayong spam na available sa bahay na pwedeng gamitin, actually, pwede na po itong ginawa natin na tuna rice at sesame oil. So, after nyan, pwede na natin siyang ibalot dito. Wait lang, papantayin ko lang para medyo maganda yung balot. Yan. Mas masarap ito kung maliliit eh, natin. So, maglalagay na tayo dito sa ating nori. Kuha lang ako ng spoon. Ayan. Kasi nga, no-bake sushi siya. So, mas madali siyang gawin. After nyan, mga ka-twinkle, dahil nalagay na natin yung tuna and rice sa nori natin, kuha na kayo ng spam. So, yung spam, ilalagay natin siya sa ibabaw lang.
Kayo, kung gusto nyo pa rin na medyo maanghang, pwede nyo po itong lagyan ng konting sriracha pa sa ibabaw. Pero kung ayaw nyo naman, pwede na natin balutin. Ang galing! So, yan na siya, mga ka-twinkle. Ang dali lang. Ang galing! Parang nagutom ako ulit. Bakit ganun? Di ba kung napansin ninyo, mga wrap, yung mga ginawa natin ngayon. Ito, nori wrap. Ayan, whole wheat wrap. So, yan mga ka-twinkle. Pwede na natin, pwede ko itong ilagay dito. Pwede ko siyang ilagay dito para makita nyo. Gawa pa tayo ng isa. Dahil ang dami po pong papakainin ngayon, gutom na rin sila. Ito mga ka-twinkle, napakadali lang gawin. So, kung meron kayong mga ingredients dyan na katulad nito, pwede nyong gawin ngayon habang pinapanood po itong episode natin para sabay tayong kakain ng no-bake sushi. Yan. Then, spam sa ibabaw. Ako kasi, kaya medyo, napansin ninyo, tingnan nyo, oh, medyo makapal yung spam na hiwa ko. Kasi, mas gusto ko talaga siya na medyo makapal. Kasi, parang na siyang ulam. Di ba? Parang siyang ulam. Since may kanin ka na, may tuna ka na, o di may spam ka pa. Nakagawa na tayo ng dalawa pareho. Okay na, mga ka-twinkle! Ang no-bake sushi natin, napakadaling gawin. So, sana magawa nyo sa inyong mga bahay. At syempre, ang ginawa din natin kanina na scrambled egg wrap. Tapos na natin, mga ka-twinkle. So, yun lang, mga ka-twinkle. Hiningal ako sa ganun. Kakain na kami. Kakain na kami dito. Actually, pwede itong lunch. Pwedeng breakfast to or dinner. So, ito, anytime naman, pwede rin gawin. Basta meron lang kayong mga ingredients sa bahay. At marami pa tayong mga i-share na mga snacks na pwedeng gawin since ang dami-dami ko pang cravings ngayon. Ewan ko ba hanggang kailan tong cravings na to? Hanggang buntis yata ako. Anyway, maraming salamat mga ka-twinkle. Sana maluto nyo to at magawa sa inyong mga bahay dahil napakabilis gawin at napakadaling i-prepare para sa mga nanay na gustong bigyan ng snacks anytime ang kanilang mga anak. At syempre, kung ano po yung mga gusto nyong mga snacks pa na gawin namin dito, i-comment nyo lang below para gagawin natin yan dito sa episode natin. So, thank you very much mga ka-twinkle. Magkita kita tayo next Friday, next week ulit para sa iba pang mga episode at mga videos na isi-share ko sa inyong lahat. For now, maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy po sana kayong mag-subscribe, mag-like, share, and comment dito sa Love Angeline Quinto. We love you mga ka-twinkle! God bless you everybody! Bye-bye!